冷圧をぶち込んで叩き起こしたい奴がいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Kumusta mga ka-anime? Kung isa kayo sa mga nabiten after ng Tournament of Power sa Dragon Ball Super, ay susubukan ko nga itong ipaliwanag. At sa pagkakataong ito ay makakaharap nga nila Goku at Vegeta ang isang mas malakas na kalaban. Kung napanood niya na ang Dragon Ball Super at ang last episode nito sa anime, ay naiiba ito pagdating sa manga. Sa anime, ipinakita na ang mga warrior ay ibinalik sa mismong universe nito. Pero sa manga ay naiiba dahil ibinalik sila kung saan sila nabura sa mismong Tournament of Power. Ayon kay Jiren na magkikita silang muli ni Goku. Naibalik na ang mga warrior ng Tournament of Power dahil na din sa hiling ni Seventeen. At gaya sa anime, si Frieza ay nabuhay ng muli. Pagdating nilang lahat sa Earth, si Frieza ay bumalik na sa kanyang planeta at si Android 17 naman ay bumalik kung saan sila nagkita ni Goku. Ito nga ay yung isang island na kanyang binabantayan o pinoproteksyonan sa ngayon. Back to normal ang lahat ka-anime, pero hindi nila alam na hindi pa dito natatapos ang mga paparating na pangalib at mas malalakas na makakaharap nila Goku at Vegeta. Gaya pa rin ng dati, nagtitraining sila Goku at Vegeta sa isang chamber na ginawa ni Bulma. Pero bigla silang ipinatawag ni Bulma dahil ayon sa kanya, sa lugar kung asaan sila Master Pogi ay may kung sino ang kumuha o dumukot kay Buu. Pero hindi makapaniwala si Vegeta dahil papanong may kikidnap kay Buu ay napakalakas nito. Naisip ni Goku na maaaring may bago silang kalaban, pero ayon kay Vegeta na wala siyang nararamdaman na malakas na enerhiya sa ngayon. Ayon kay Goku, nagagamit na lang siya ng teleportation para mabilis sila makapunta. Pero ayaw nga humawak sa kanya ni Vegeta dahil dito ay mas pinili na lang niya lumipad papunta kala Master Pogi. Sa lugar kung asaan sila Buu at Master Pogi ay sinusubukan ngang pigilan ni Master Pogi na kunin nila si Buu. Sa pagkakataong ito ka-anime ay walang malay si Buu. Itinutok ni Master Pogi ang kanyang baril, pero inilabas din ni Mayros ang kanyang baril. Sa mga hindi pa nga nakakakilala sa kanya, siya ay isang Galactic Patrol Agent. Biglang dumating si Goku at Vegeta, na tila ikinabigla ni Mayros ang pagdating ni Goku at Vegeta. Isa-isang pinabagsak ni Goku ang mga Galactic Patrol na balak kumuha kay Buu. Well ka-anime, alam niya naman siguro kung gaano kabilis si Goku. Pero ang bilis ni Goku ay nasabayan ni Mayros ng higit pa, sabay pag-atake gamit ang kanyang baril na agad na nagpabagsak kay Goku. Ikinabigla ito nila Master Pogi at Vegeta, pero wala na ngang pagkakataon para makapag-isip pa nga si Vegeta dahil nasa likod niya na agad si Mayros ng ganong kabilis. Ayon kay Mayros na kinakailangan niya munang patulugin si Vegeta saglit. Ngayon ka-anime, kung pagbabasehan ang bilis na ipinakita ni Mayros ay naiiba ito. Kahit sabihin na natin na nasa normal form pa sila Goku at Vegeta, ay nakakahanga pa rin na nagawa niyang maisahan sila Goku at Vegeta pagdating sa bilis. Dinala ni Mayros si Goku at Vegeta sa kanilang headquarters. Pero mga ka-anime, pagising nga nila ay nandito si Jaco, isa sa kanilang mga kakilala. At si Mayros ay hindi pala isang kalaban, kundi isa sa mga kasamahan ni Jaco. Ipinaliwanag nila kay Goku at Vegeta na nasa headquarters sila ngayon ng Super Elite Organization Patrol at humihingi ng patawad si Mayros dahil sa nangyari. Pero sa pagkakataong ito ay wala sa mood si Vegeta para sa mga paliwanag. Ipinakilala nila si Mayros na isa sa mga elite agent na nangangalaga sa 104 sector. Dahil dito ay biglang nagtanong si Goku kay Jaco kung ilan sector ang kanyang inaalagaan o minamanage. Pero tatlong sector nga lang ang kay Jaco, at sigurado ako ka-anime na ang tatlong sector na ito ay ang pinakamaliliit. Napaisip si Vegeta, ano naman ang kailangan ng elite agent sa kagaya ni Buu? Ayon kay Mayros na dahil sa kapabayaan nila ay nakawala ang isang bilanggo, at para mahuli siyang muli ay kinakailangan nila ng tulong ng isang tao. Dahil dito ay napaisip si Goku at si Vegeta na kung sino ang tao na yon. Ayon naman kay Mayros na ang tao na to ay isa sa mga hinigop ni Majin Buu. Ito nga ay si The Great Lord Lord. 10 million years ago, nakikipaglaban si Lord Lord sa isang napakalakas na kalaban
kung saan ay tila nagpapaulan nga ito ng mga bulalakaw. Direktang tinamaan nga si Lord Lord. Pero ang bulalakaw na ito ay nagawa niya pa rin maharang gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayon Kaname, pag-usapan natin ang Energy Ball ni Goku. Sa Energy Ball, direktang ipinapadala ng mga may buhay ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Pero ito ay hindi makakasama sa mga nagbibigay ng enerhiya. Si Moro ay may ganun din na pamamaraan. Pero sa pamamaraang ito ay hinihigop niya ang buong life force ng isang buong planeta na nagre-resulta upang mamatay ang isang buong planeta na siyang nagbibigay ng kakaibang uri ng kapangyarihan sa kanya. Ngayon Kaname, ipagkumpara natin ito sa Energy Ball ni Goku. Ang kay Goku ay nagagawa niya lamang itong ipang-atake. Pero nagbigay daan ito upang ma-unlock niya ang kanyang Ultra Instinct. Ito yung time na sumabog sa kanya mismo ang kanyang Energy Ball at na-absorb niya nga ito. At dahil dito ay nagbigay ito ng kakaibang lakas at bilis. Ngayon Kaname, mapunta naman tayo kay Moro. Si Moro ay direktang hinihigop ang anumang life energy ng isang planeta na mas nagpapalakas pa sa kanya ng sobra. Kung iisipin natin mga ka-anime, maaaring yung nakukuhang kapangyarihan ni Goku nang ma-unlock niya ang kanyang Ultra Instinct ay maaaring ganun din ang kapangyarihan na nakukuha ni Moro o mas malakas pa nga ito dahil buong life energy ng isang buong planeta ang kanyang hinihigop. Sa pagkakataong ito ka-anime ay wala ngang laban kahit sino sa kanila dahil nagagawa niyang mas lumakas sa pag-absorb. At hindi lang dito natatapos ka-anime dahil nagtataglay din si Moro ng kakaibang magic power. Pero ayon kay Great Lord Lord ay wala na siyang magagawang ibang paraan kundi gamitin ang kanyang technique na maaaring magnakaw ng magic ni Moro. Inipon ni Great Lord Lord ang kanyang kapangyarihan at direktang tumama kay Moro. Dahil sa kanyang ability ay nagawa nga nitong manakaw ang magic ni Moro. Sa kabilang panel, ipinaliwanag ni Miros na kahit na walang power si Moro ay napakalakas pa rin nito. Hinatulan siya ng kamatayan pero walang sino man ang nakagawang patayin siya. Dahil dito ay nagpasya na lang silang habang buhay na ikulong si Moro. At dahil sa nakatakas si Moro ay kinakailangan nila ng tulong ni Great Lord Lord upang maibalik sa kulungan si Moro. Pero mga ka-anime, 10 years matapos matalo ni Great Lord Lord si Moro ay inabsorb nga ito ni Majin Buu. Pero sa pagkakataong ito ka-anime, hanggang ngayon ay natutulog pa nga rin si Majin Buu. Sa kabilang panel ay napag-usapan nila na subukan hanapin ni Goku si Moro gamit ang kanyang ki. Pero mga ka-anime, nang mahanap ni Goku si Moro ay nakaramdam si Goku ng kakaibang kapangyarihan mula kay Moro na hindi niya pa nararamdaman sa iba.